Happy, happy Thursday, mga Madlang Onliners! Welcome to your favorite show sa buong universe. This is Showtime Madlang! Happy colorful Thursday! Yes. Pero grabe yung sa papatong-patong kanina. Ang dami namin. Alam mo, nakakahiya. Talo kayo. Ilang araw na ang dami-dami natin. Pero lagi tayong talo. Lahat na matatangkad nasa team na natin. At magagaan. Oo, lahat ng goal natin. Mahirap mag-plank while you're ano. Okay lang naman kasi hindi kami pantay ni Jimboy eh. Oh, oh. Mas mataas yung kay, sa akin kayo sa kay Jimboy. Alam mo, si Nico kayo napaka niyayabangan. Bakit? Ano sabi sa'yo? Sabi niya, core daw talaga yan eh. Nasa core daw yan eh. Oo. Pakita mo nga. Oh, ito kung saan pumapunta ang Korean. Imbitahan nyo na yung mga kapamilya all over the world na maglagay na sa youtube.com/showtimeonlineuniverse. Yes. And mag-subscribe na kayo guys ha. Yes, at huwag kalimutan gamitin ang official hashtag for today na hashtag Showtime Enero. At yes, it's it. Yes, it's it. Okay, oo. Gamitin niyo yan para mabasa namin dito yung mga comments kung ano man yung gusto nyo sabihin sa amin. Mm-hmm. And ito, congratulations sa kanya ha, dahil siya ang ating bagong kampiyon. Mula sa Luzon, yan ay si Trisha Estrella! Ay, ang bilis talaga magpalit ng panahon ngayon. Grabe talaga ang panahon ngayon. Ang bilis ka lang palitan talaga. Pero syempre, meron din mga hindi magpapahuli. Kaya unahin na natin dyan si Pauline Ann Cueto, ang ating unang contender from Metro Manila. Ayun o. Oh. Hi, Takata! Hello, Pauline! Hi, Pauline! Ako parang MNL48 yung formahan itong si ano. Congratulations nga pala sa MNL48. Pero, yes, congrats. Taga saan ka ba sa Metro Manila, Pauline? From Pasay City po. The Green City. Oh, Pasig yun. Iba pala yun? Pasay, Airlines. Pasay City. The Airline City. Oh. Ano bang pinagkakaabalahan mo? Ano po ako, first year college. I'm taking up music business management in Mint College po. Mint College. Bakit music business ang napili mo? Kasi simula bata pa lang ako, music na talaga yung sinisigaw ng heart ko. Uy, narinig mo talaga sinisigaw? Mm-mm. Oh. Ano bang pinag-aaralan sa course na yan? Meron kaming audio music production, music business management, yung general subjects yan. So hindi lang siya sa pag-aaral ng music, kundi pati yung pagpo-produce ng music itself pinag-aaralan sa course. In general, malawak. Oo. Malawak yung ano. Saklaw, tama ba? Alalim yung saklaw, no? Ang malawak yung saklaw. Pero kapag nakatapos ka ba, may bala ka pang mag-produce ng sarili mong music? Yes, meron. Ikaw ba? Actually, meron kaming mga songwriting na subjects. Tapos, yung finals namin, minsan yung ano, parang magka-compose ka ng song, tapos parang ipipitch siya na i-release sa Spotify or... Uy, wow! Oh. Speaking of songwriting, ano, kasi syempre ang daming mga technique, yung kung paano nga ba magsusulat o magsulat ng kanta. Sa school nyo ba, ano bang klaseng technique yung pinapractice ninyo sa, when it comes to songwriting? Sa school kasi namin, ano siya, it's an art school. Okay. Tapos free kami lahat na i-express yung self namin. So wala talaga siyang rule kung paano ka mag-songwrite. Depende kung paano. Nasa sa sarili mo yun. Pwedeng lyrics muna at saka lang yung lalagyan ng music. Or music muna at saka lyrics. Depende na sa'yo yun. Mm-hmm. So anong basihan ng mga grades ninyo kung very open and objective yung mga ginagawa niyo. Yung mga ginagawa ng estudyante diyan, may criteria ba yung mga professor na kailangan sundan, paano ba? Meron pa ring mga criterias ganun, pero more on ano kami, project based. Yeah, so output. Mm-mm. Yung yes, output more on na output. So walang pakialamanan kung paano ko ginawa to, pero hintayin nyo kung ano yung magiging output. Oh. In fairness. Pwede yung okay yung ganun, no? Kasi syempre na-express mo yung sarili mo ng kung ano nga ba yung gusto mo. Oh. Kung paano mo gawin. Hindi ka nakakahon. Kumbaga. Mm-hmm. Yeah. Pero ikaw nakapag-produce ka na ba ng sarili mong music project? Yes. Actually, nagsisongwrite din ako. Tapos nakapag-pass ako ng nung finals, kaka-finals lang namin, mag-start na yung second sem. Nag-write kami ng song. Tapos parang next sem ipipitch siya para i-release outside. Wow. Saan ba siya pinipitch dapat? Meron kaming parang label na yung mismong school. Okay. Tapos parang as music business management students, parang
pagka-graduate, pwede kami magtayo ng sariling record label. So parang it's a good start. Kasama. Uy. Pwede ka na maging sound engineer dyan, di ba? Oo, pwede. Pero ikaw ba sa mga sulat mo, ano ba nga klaseng songs ito? Ito ba yung mga heartbreak songs, yung mga hugot, o yung mga masaya lang? Yung first song na nasulat ko is motivational. Okay. For myself, kasi nasulat ko siya, nag-audition ako, tapos hindi ako natanggap. Tapos pagka-uwi ko, nasulat ko yung song na yun. Wow. Bigla lang po. Pero ikaw, kung papapiliin ka, gusto mo bang maging artist or gusto mong maging parang music executive? For me, gusto ko, gusto ko both, sana. Kasi ako, I believe din na parang mas ma-express ko yung self ko pag ako yung nag-write ng sarili kong songs as an artist. Yes. That's right. May tanong naman ako, bakit sa mga spa massage walang lyrics yung kanta? Yun! Oo nga, di ba? Pare lang. Instrumental lang, di ba? Yung agos kasi lang. Kasi baka mamaya heartbreak, ano pala, heartbreak yung ano, breaking yung kanta. O, edi malulungkot kayo imbis na marilak. So talagang, so laging tono lang. For relaxation din. Baka akala nung mamasahe, nasasaktan ka na kasi umiiyak ka na. Oh. Hindi pala dapat ganun. Kasi may healing properties din ang mga iba't ibang tono ng music. So hindi naman yung kailangan pala yun. Gusto kasing lagyan ng lyrics eh. Ano ba ilalagay mo? Para pag di ka inantok, masabayan mo man lang yung kanta pag nagpapaspa. Pero siyempre kayo ba, sayo ba, yung ano bang klaseng genre yung music na talagang sinusulat mo? Yung forte mo? Pop jazz. So ibig sabihin, pa nag-perform ka rin, ganun din yung mga type ng music na kinakanta mo. Yes. Interesting. Pero ikaw, kailan mo na-discover ba na ito, may talent ka sa singing? Kasi kayo nabanggit mo na bata ka pa lang, talagang sinisigaw na ng puso mo is music, di ba? So kailan mo na-discover? Nag-start ako na magsali sa mga singing contest nung 15. Okay. Pero grade 1 pa lang ako, kumakanta-kanta na ako. You're like 5 or 6? Sa school, ganyan. Five or six. Okay. Meron ka bang relatives na nag-influensya sa'yo para magsimula? Si mommy, kumakanta siya pero sa bahay lang. Pero lagi kasi kami nanonood ng sila Sara G, ganyan. So parang nung bata ako, nakita ko siya, gusto ko maging ganun. Wow. Yeah. Pero may question ako ano, regarding doon sa songwriting, kung paano siya binibenta. Paano na ba yung mga pamamaraan ngayon na para i-introduce yung music? Kasi sobrang dami kasi eh. So tama, may mga nag-evolve na yung industry ngayon. Paano mo, sa digital. Totoo. So paano mo in-introduce sa masa, sa mga tao, yung mga pamamaraan nyo para ipakilala yung music ninyo? May mga steps ba kayo o mga pamamaraan? Usually, nagsistart siya sa mga gigs. Okay. Tapos, since nirelease mo siya, social media is very big. Yes. Totoo, so, sobrang big help ng social media. Oh. So, post lang sa social media. Oh, in fairness naman to. Totoo. At dahil ikaw nga, Pauline, nandito na sa tawag ng tanghalan, ano ba talaga ang iyong pinaglalaban kaya't sumali ka dito? Kasi naniniwala ako na yung tawag ng tanghalan is magiging way para maabot ko yung mga pangarap ko. Yes. Yes. You're in good hands. Yes. We find ways. Thank you so much, Pauline. Galingan mo sa laban mo. Good luck, Pauline. Thank you. Thank you so much, Pauline. Tawagin na natin ang ating pangalawang contender mula sa Visayas, si Rom Chris Olano. Si Rom Chris. No problem. Rom Chris. Hashtag CK, season 1. Hello, Rom Chris. Taga saan ka po sa Visayas? Sa Liloan. Liloan, Cebu. Cebu. Sa Cebu. Bisaya. Anong pinagkakaabalahan mo sa Cebu? Sa umaga, nag-work ako as AP Specialist. As? AP Specialist sa Accounting Department. Ano po ba yung ginagawa niyo doon? Bale, ako yung nag-i-issue ng mga utang sa company namin. Sa utang? Totoo po bang madaling umutang, mahirap magbayad? Grabe naman. Sa gabi po. Tinawanan ka lang niya. Tinawanan ka lang niyo. Totoo ba yun? Totoo kasi yun, mahirap, madaling umutang. Pag sisingilin mo na, hirap na mahanap. Iba naman kasi yun. Sorry. Kumpanya yung kanina. Kumpanya. Di ba ito ba yung mga pinapautang niyo yung mga empleyado, ganyan? Ay, hindi ba? Hindi po, bali yung mga suppliers kasi export company po. Kwentuhan mo kami, paano ba yung mga ganyang utangan na yan? Bali, sila yung gumagawa ng mga raw materials para gumawa ng finished product at i-export sa like USA, ganun. Tapos yung perang gagamitin para pambili ng supplies, sa inyo hinihiram, ganun ba?
Bali, yung accounting department ang na-assign to rotate the money. Yung sa pera. Ah, okay. Pero ikaw mismo, ano bang klaseng work ang ginagawa mo dyan everyday sa position na yan? Part siya nun. Staff ka. Part ka dun sa naiikot ng pera. Nag-arrange ng files. Yun yung ginagawa mo sa umaga. Eh, sa gabi naman, ano ginagawa I work as acoustic singer po. Sa bars, resto, ganun. Pareha sa accounting at acoustics. Oh, regular ba ito? Oo, may pesto. Mm-hmm. Ano yan? Tuwing anong araw sa isang linggo? During weekends. Weekends na. Pag weekday, sa gabi, anong ginagawa mo? Rest lang. If available, session for gigs. Kumakanta-kanta din. Siyempre, sayang din naman nga yung araw na yun, di ba? Gano'ng katagal ka na ba nagigig? 1 year and almost 5 months. One year pa lang? Ano bang ginagawa? Bali, nag-start ako as contesero. Ah, contesero ka talaga. Ano-anong mga contest na yung mga nasalihan mo? May iba pa bang TV shows? Wala pa. Ito ba yung first time mo? Opo. Wow! Pero sa tingin ko lang, bakit parang sobrang hardworking? Ikaw ba may binubuhay? Meron ka bang lovey-dovey? Meron ka bang family? Minamahal? Nagpapatibok? Bali, yung focus ko ngayon is yung family ko. Family? Since nalugi yung negosyo namin at gusto namin ibalik yung nalugi na negosyo. Pero yung puso mo, hindi mo ba masyadong pinapansin ngayon? Ano ba yan? Sa ngayon, wala pa. Kaya lang tinatanong ko kasi nabalitaan ko lang naman na hindi daw siya naniniwala sa forever. Explain yourself. May sitwasyon ba na na-experience? Kasi walang naglo-long last na relationship. Baka naman hindi pa yun yung the one. Siguro. Bakit? Na-experience mo na ba? Gano'ng kahaba ba yung... Naka-experience ka na ba? Oo, pinakamahaba mong relationship. Na walang tumagal sa'yo. Opo. Or someone in the family mo. Na-experience na po. Sino? Sino ba? Ako. Gaano nangyari? Pwede mo ba kaming kwentuhan? Ano nangyari? Bali, LDR po kami. Then pagkatapos, clingy siya, clingy. Then hindi siya nag-understand ang time na akin. Ganun. Gaano katagal? Mm-hmm. 5 months yata. Five months? Yung pinakamatagal mong nakarelasyon, ano katagal yun? Six months. Bali, dalawa lang yung ex ko. Six months. Yung isa six months, yung isa five Mabilis months. Lang yung 6 months. Hindi ka pa naka-1 year relationship. Sa tingin mo, bakit? Ba't hindi tumatagal? Sa tingin mo ba, ikaw yung may problema o yung girl? Yung sa may problema sa inyong duha. It's not you, it's me. Hindi. Kami yata dalawa. Ay, dalawa. Oo, pareho. Hindi lang kayo match. Siguro. Siguro. Pero hindi yata kami compatible. Sabi mo hindi ka naniniwala na may forever ganyan. So wala ka ng plano bang magpamilya? Meron naman. Pero in God's will, in God's time. Baka naniniwala pa rin. As of the moment, baka hindi pa niya nafe-feel. Na may baka ayaw niyang pumasok muna sa relationship ngayon kasi nga wala ka pang experience na nag-last ng ganun katagal yung relationship. Pero gusto mong magkaroon ng forever. Oo, syempre. Pero you have to try ha again para malaman mo kung meron nga ba talagang forever. Yes. Kasi kung hindi na tayo papasok sa isang relationship, paano mo malalaman kung may forever? Totoo. Tsaka kahit anong mangyari, learning experience yan. Totoo. At the end of the day, hindi po yung love ang problema. Hindi love ang problema. Yung lover. It's between the two of you. Yes. Yung may problema. Yung love itself, hindi. Yes. The lovers. Oo, alam ko yun, Don Chang, syempre. So, paano yan? Yung mga frustrations mo sa love, nire-release mo ba yan sa pagkanta mo? Isa po yan. Gumagawa ka ba ng mga kanta? Sa ngayon, wala pa. Wala. Puro lang cover ng songs. So. Anong klase bang mga songs ang hilig mong kantahin? More on jazz ballad. Jazz ballad. About ano ba to? Acoustic. Oo. About what? About feelings? About heartbroken? How about ano ba? Ano bang klase yung mga songs yung kino-cover mo talaga? Massage song? Massage? A variety. Variety naman. Oo. In fairness.
Malay mo naman natin, mahanap mo rin yan. Pero nandito ka na sa tawag ng tanghalan, ano bang pinaglalaban mo at sumali ka ngayon? Yung paglalaban ko, ang tinig ko, at ididikit ko po to sa pamilya ko. Yes! Good luck sa'yo! Laban good lang. Galingan mo, Rompers Olano ng Visayas. Sabi niya, medyo jazz din yung kantahan niya. No? So halos parehas ni sila ni Contender number one kanina. No? Hindi rin papahuli itong ating pangatlong contender galing sa Mindanao. Tawagin na natin si Janine Cartagena. Hello. May respawker ito! Respawker ito! Ako lang nakaalala, ha? Yes. O kailan yung huling laban niya, Nico? 2016. Tama ba? Tama. Anong month? October. Hindi ko na maalala. Nung hindi ako nakapasok noong October, no? Parang January yata yun. Oo, oh, ikaw din hindi ka sure, tapos tatanungin mo ako. Season 1. Season 1. Kumbaga patapos na season 1 that time. Paso po na gong po ako nun eh. Kaya bumalik ako para patunay. May pinapatunay. Sino yung nag-gong sa'yo? Gusto mo bawian natin? Wag po, wag po. Natatandaan mo ba kung anong komento nila sa'yo? Na-flat po ako nun eh. Kasi po kinakabahan, tapos maginaw. So anong ginawa mo the past 3 years? Pa-vulcanized ka na ba? Ayun po, nag-practice. Tapos tumatanggap ng mga gigs, kung hindi guestings, ganyan. So, nagpapalit siya na ng tubeless. Sa tingin mo, bakit ka ba kinabahan ng performance na yun? Kulang ka ba sa practice? Kasi po, first time. Kinabahan? Hindi. First time po na na national TV ako, gano'n. Tapos, so, ngayon ba masasabi mo na somehow gamay mo na yung tanghalan kasi nanggaling ka na dito eh? Yes po. Minemorize na daw niya yung stage. Anong kanto ang Showtime Studio? Mga hindi ko po alam, mga dalawa, tatlo. Dalawa. Pero ano yung kanta mo na sabi mo na nagong ka? How could you say you love me po? Yan ba rin yung kakanta yung mamaya? Babawi mo? Ay, hindi na po. Baka po ba? Hindi kasi may ganun si ano? Si Lalaine, di ba? Nagong siya sa kanta na yun, binawi niya. Waray. Baka lang naman. Pero after nung laban mo na yun, marami bang mga kumuha na sa'yo ng mga rabbits? Magninang, ganun. Oo nga po. Mas dumami yung mga followers ko. Mas naging interesado sila sa akin. Yay! Totoo, alam mo ikaw yung number one example natin na kahit nagong, hindi dapat nawala ng pag-asa. Yes naman po, laban lang ng laban. Kasi yung iba kasi pinanghihinaan ng loob, medyo na-disappoint at medyo hindi na tinutuloy. Naramdaman mo din ganun ba yun after? Nung right after na parang na-discourage ka? Na-depress din po ako nun kasi nag-doubt ako sa sarili ko na bakit ako nagong, ganun, parang di naman at... Parang dun sa Davao kasi always ako ini-invite ng mga mag-perform on stage. Tapos dun, nahiya ako kasi parang medyo kilala ako dun eh sa Davao. Pero ano yung turning point mo na na-realize mo, ay dapat hindi ko ikakahiya to? Yung parents ko. Okay. At saka yung mga tao na kapag gumagawa ko ng cover songs, nagko-comment sila na, uy, sumali ka ulit sa tawag ng tanghalan. TNT talaga yung... Pero gaano katagal bago ka nakabawi ng confidence? Mga months po. Months din. It takes time, pero at least, di ba? Nag-heal. Bukod ba sa pagigig, ano bang ginawa mo 2 years ago? Nag-aral lang po ako kasi graduating po ako ngayon. Nag-aral ka? Nakaka-graduate ka na? Nagseryoso na lang po ako sa school ko. Pero nakagraduate ka na. Graduating pa po ako ngayon. Ayun, galingan mo, ha? Yes. In fairness sa'yo, ha? Pero ito na ikaw ay nagbabalik sa tawag ng tanghalan. Aside dun sa maridim mo yung sarili mo, ano pa ba yung pinaglalaban mo? Mas papatunayan ko po na hindi iba po ako ng 2016 at ngayon. Totoo yan. Yes, kaya mo yan. Version 2.0. Yes, Thank you so much, Janine. Gusto namin kasama kayo sa usapan. Kaya naman patuloy pa rin gamitin ang ating official hashtag na hashtag Showtime Enero at BSCZ. Yes. Go! And road to 1 million subscribers, guys! Please help us and make sure to subscribe and to support our YouTube page, which is youtube.com/showtimeonlineuniverse.
At syempre ito guys, meron tayong special na bisita ngayon. Oo, sumisimbolo. Isas. Na, paano ba yan? Oo. Ay, isa to sa pinakamalalaking bituin ng kanyang henerasyon. Ah, Juliana. Teka lang, yung malalaki literal ba yan o... Pareho. Parehas. Pinakamalalaking talento. Guys, ako to. sobrang sakit na naman sinasabi nyo. CK, miss ka namin. CK. Sumisimbolo sa taon. Yes. Na-miss ka namin, ha? CK. Anong masasabi mo na taon mo ngayon? Pero teka lang, ba't mo tinatakpan to? Ngayon maulit! O hindi guys, pero nandito si CK kasi meron siyang i-offer sa atin. Ano yung i-offer mo sa atin, kakawad lang? Meron ka pang mga proper diet na gagawin this year? Mantika. O hindi, meron po akong ipaglaban mo episode this Saturday po. Ito po ang kauna-unang lead role ko po sa iyo. Wow, congratulations ha. Okay. Nagkataon lang ba na year of the ano ngayon, tapos nag-lead role ka? O hindi. O hindi, ang ganda ng pasok kay CK. Ang ganda ng pasok ng bagong taon sa iyo. Isang malaking project agad yun na punta talaga sa iyo ha. Tama. Diba? Ang dami at magko-concert pa siya. Yes. Sige guys. Congrats. Ako na mag ikikwento ko na sa inyo yung Hindi, pero hindi, ito na lang. Kamusta yung experience mo sa paggawa ng first lead role mo sa ipaglaban mo episode mo? Sobrang hirap kasi puro iyak yung ginawa doon eh. Heavy drama. Oh. And first time ko masampal ni Miss Des na ay, nanay, nakita ko ngayon. Nilakasan ba niya yung sampal sa'yo? Sa'yo, makasabi ni ka! Sabi ko kasi sige, parang mas... i-try mo nga, Juliana. Teka lang. Maasari ako. Bakit ikaw yung sasampal? Kaya yun, sobrang natuwa rin ako kasi sinusuporta naman ako ng mga katrabaho ko doon. Pero kamusta yung ano, meron bang like, talagang inaral mo yung character? Malapit ba sa'yo yung personality ng role mo? Hirapan ka ba? Chubby din ba siya? Ano? Hindi. Malayo kasi payat pa ako doon. Ah, payat ka pa doon? Hindi, kasi yung character ko doon, isa siyang bata na hindi niya nakuha ang apelido ng kanyang tatay. So doon iikot yung storya. Abangan natin yun. Pero ikaw sa personal na ano mo, ano yung natutunan mo dito sa episode? Para sa'yo, ano yung natutunan mo sa episode na to? Natutunan, siguro wag natin pangunahan yung mga ginagawa ng mga magulang natin para sa atin. Kasi minsan yung ginagawa nila, para sa ikakabuti rin. Hindi natin alam yung story about na bakit nila ginawa. Kung bakit nila ginawa. Ayan. Makasarili ka! Ganon, sabi niya. Ayan, kaya ang aming hashtag sa ipaglaban mo, hashtag I am apelido. Yan. Apelido. Mga kasama ko po dyan sila, James Blanco bilang tatay ko po, and nanay ko po si Miss Desiree Del Valle. And kasama rin po namin, Carlo Martinez. Kasama rin po na namin, Carlo Martinez, yun kasama po namin. And directed by Richie Ronyo. Yes, kasama na po yan. Pero showtime, 3:15 p.m. Second time yung maging mother and son ni Miss Desiree Jeet sa palabas at sa role na to. Uy, malaki sumampal yun sa Ate Des. Sakit ba? Nakailang takes kayo? Apat lang naman. Apat? Dami-dami. Apat na solid. Kasi kapag mga ganyang sampalan, di ba, as much as possible, one take lang. Kasi nga masakit. One time, big time. Di sa'yo, apat. Medyo hindi naman yung naramdaman. Kasi dalawang take lang talaga siya. Ang sabi, yung dalawa, dapat dayain na lang para sa shot. Pero sabi ko, mas okay po na totohanin pa rin. Para tsaka makapal naman yung ano ni CK. Oo, yung ganito. Grabe kayo. Cute lang si CK ngayon kayo naman. Ang bait mo ngayon. Siyempre naman. Guess kasi natin siya ngayon. Eto, may komento ka agad. Galing kay Claudine Ochoa from YouTube. Hello CK, napanood ko kayo kanina sa Magandang Buhay ni Vibery. Grabe, nakakahalig kayong dalawa. Love ko kayo. See you sa album launching nyo sa January 25. Wow, yun. Album launch po namin sa January 25 sa Skydome SM North po yan, 6 p.m. Sana po makapunta kayo. And available na po ang aming unang single na may tama ka sa Spotify, iTunes, Amazon. May tama ka? May tama. Tinamaan ka na? Sa January 18 po, available na siya. May tama ka sa kanya? Tinamaan ka na dun? May tabaka. Ay, pero may sumisingit sa tambalang curvy, tambalang juvie. Ako na po ang bubuwag sa tambalan namin. Thank you so much. Thank you, CK. At Aragay. Alam po, busy-busy. Salamat. Salamat ka walang shot. CK, jogging din pag may time, ha? Grabe kayo. Proud of you.
Oh, oh. Congratulations once again na kay CK. Yes. Eto, tawagin na natin agad-agad ang ating defending champion para sa pagdepensa niya ngayong araw ng itong mikropon mula sa Luzon na si Trisha Estrella. Hello, hi, Trisha. Hi, Trisha. Hi. Ay, ang gandang babae. Bata. Ate Juliana, idol ko po kayo. Ay, thank you. Idol din kita. Juliana, gusto doon niya makita yung ano tuta. Ay, mamaya papakita ko sa inyo. Hi, pagdalo na lang tayo. Sige po, sige po. Kamusta? Oh, anong pakiramdam na in-expect mo ba kahapon na maagaw mo yung gitong mikropono? Hindi ko po talaga in-expect. Kasi po yung defending champion, yung birit niya po malinis, yung mga high notes niya. So, yung akin po, hindi ko po masyadong in-expect na ako po yung mananalo. Para sa'yo talaga ibig sabihin. Sa tingin mo, Trisha, bakit ikaw ang nanalo kahapon? Sa tingin mo lang naman. Siguro po nagustuhan po ng isa po sa mga hurado na yung mga techniques na ginawa ko po. Feeling mo yun ang edge mo. Oo. Ano yun, Juliana? Yung? Edad yung, niya. Yung meron siya na wala ang iba. Ay, napaliwanag niya. Joke lang yung sa akin, Sammy. Tawa ka ng tawa. Pero syempre, kasi ginalingan din naman kasi talaga ni Trisha. At syempre, dahil bago na naman ang ating defending champion, kailangan natin siya kilalanin palalo. Pa-show and tell na, first photo please. Show mo na yan! Ayan! Saan to, Trisha? Saan to at sino yung mga kasama mo? Rinoa yan, no? Ayan po yung mga kasama ko po sa Alabang. Nung kumanta po kami sa Alabang noon sa may hotel. Oh! Ah. Rumakit kayo dyan? Apo. Ay, hindi po ano po siya. Deped. Guest po kami. Guest performer. Ang tari, ang babata nyo pa, no? Pero talagang, ang tawag dito? Performer. Oo, super perform kayo. Talaga, diba? So, kayo po mga nag-aaral sa school namin, sa Barreto. Woo! Yay! Regine! Woo! Pero sino-sino yung kasama mo? Ano mga pangalan nila? Nalala mo pa ba? Si Aida, si Lorna, at si Faye. Hindi. Trisha and friends. Yun na lang, parang. Basta yun po. Ay, hindi mo masyado ba makikita? Kasi po, ano, marami po kami dyan. So, yung iba po, hindi. Marami kayo dyan, hindi lang namin nakikita. Oo, nasa likod ng photo. Sige. Pag ganyan, may mga pera kayong nakukuha? Wala po kasi sa school po yan. Great siya, great event. Oo. Parang extracurricular activities. Correct. Next photo, please. Oh, graduation! Parang susuka naman. Parang hilong-hilo ka. Lucky ba yan? Opo, mga best friend ko po yan nung elementary ako, nung gumraduate. Ano na po kami? Anong names yan nila? Po, yan po ako. Tsaka po, ito po si Precious yung parang nasusuka. Ay, yung nakaganon. At teka, opo. Ikaw yung nasa pinakakaliwa. Opo, pinakakaliwa. Okay, si Precious yung nasusuka. yung sumingit. Opo, matalino po yan eh. Tapos po yung sumingit. Yung sumingit po, si Colleen po yan. Colleen? Tsaka ito po si Mama Hana. Hi, Mama. Mama Hana. Oh, ganyan kasi sa mga ano, may mama-mama sila. May mga anak-anak. Oo, diba? Baby, may mga baby pa nga yan, diba? Chang. Ito yung mga ano, ito yung klaseng barkada na talagang dapat tularan kasi sabay-sabay gumaduate eh. Oo, wala nag-iwanan. Pero, Trish, sabi mo kasi, si ano pangalan nitong matalino? Apo, si Precious po. Si Precious. Yung barkada nyo ba, yun yung mga matatalino sa school? Hindi po. Ay, hindi. Ano po, random po. Random lang. Iba-ibang personality. Alam ko na kayo ay talagang pursigido sa pag-aaral kasi nakagraduate kayo eh. Pero ano ba yung pinaka masasabi natin na talagang pilya na ginawa nyo nung kayo magkakasama? Kakulitan. Kalokohan. Ano pinaka pilyang ginawa nyo talaga? Nag-cutting classes ba o ano ba? Hindi po. So, tuwing uwian po, nagbabanding-banding po kami. Ayan, masaya po. Pero nung gumraduate na po, ayun, nalungkot po kami kasi nagkawatak-watak na. Hindi during, after na nung siya. Anong classic bonding yung ginagawa niyo? Naglalive po kami sa Facebook. Sleepover. Hindi po. Bawal po. Iba Facebook ng bonding live ngayon sa henerasyon ngayon. Social media. Dati naglalaro lang ng 10-20. Diba? Ayan na nga ang second day reigning queen ng Miss Q&A. Juliana Priscova Sigaw. Charim. Hindi. Juliana Centino Ipacheco. Hoy, ito na. Ayan na. Hello, guys. Ito kayo mo. Nagulat talaga ako kanina nung pagkakita ko ng pangalan. Juliana Centino
Sorry ha, pinagsama-sama niya talaga. Yes po. Lahat daw ng katalinuhan niyo nasa kanya na. Oo, ngayon niya dapat yung comment ko kanina, parang in-observe mo na yung sa akin, kay Matmat, kay Lars. Siguro po ano, Mother Juliana, ang iniisip ko kasi doon, ano siya, yung katulad kahapon na binanggit ko din sa online universe natin, na si Juliana kasi nandoon sa kanya yung puso. Yung utak na kay Mother Matmat, and then yung beauty na kay Lars Pacheco. So, pag pinagsama-sama mo siya, ikaw na yun. Mukhang nandun ako. Charot! Oo, alam mo yun, alam mo yun. Pero kasi yun nga sabi niya, di ba, among everything else, aside from your brain at saka yung beauty na pinaposess, kapag yung puso mo, yun pa rin yung mag-ring overall. Yan. Kaya, so, yan, Juliana. Juliana. Yun na, sabi nga nila kung lahat ng talent meron ka pero wala kang puso, walang kwenta yung talent mo. Mararamdaman niya. Pero syempre, hindi pa rin mawawala ang ating Becky Bulario. Kaya naman, for sure, dapat meron kang hinandang tatlong mga salita ngayon. Diba? Yes. Ito po ay dahil second day ko na sa ating online universe. Medyo pinahirapan ko kasi kahapon, napakagaling ni Ning Ning. Nahulaan yung ating tatlo at nakabuo siya agad. Ipapakilala mo natin sa kay Juliana si Ning Ning. Pakilala mo si Ning Ning. Mother Juliana, hindi yes, na po Father tayo. Juliana. Hindi na lang po tayo dalawa dahil ang kaibigan natin mula sa hashtags ay umami na po. At isa na rin siyang pang Miss Q&A. Ah? Ako po si Ning Ning. Ayan Ning Ning po. Ka na, si di ba dati ano ka? Bermuda, nag-iba na po. Ning Ning na po. Ka Bermuda. Iba na siya ngayon, si Ning Ning na siya. Papalitan nyo. Ayan, so going back sa ating Becky Bulario, guys, yung first word natin ay Colombia. Ayan. Na, bansa. Mabaho. No. Tawag nito. Hindi po. Fake news, fake news. Hindi rin po. Naloko, niloko. Naagawas. Ay. Naloko. Nagkamali. Hindi. Kapag nanloko ka, Colombia. Ayan. Kulong ka? Kulong ka. Yes, exactly. So magsabing Colombia means makukulong. Ayan. So yun yun. That's our first Becky Bulario for today. Colombia. Kasi ako ang alam ko sa Colombia na agawan. Kasi diba nung kay Colombia at kay Pia, kaya noon may mga ano mga bakla, ay na Colombia ka mama. Diba? Actually meron pang kakambal yung Colombia, bansa din siya. Ano yun? Yung Hong Kong. Kulong din. Oo, kulong. Hong Kong. Yan. Diyan. Pagka mumurahin lang, China-China ka lang, Hong Kong ka lang. Pero pagka medyo mayaman, Colombia. Colombia. Second word natin ay Fujima. Fujima. Hirap, no? Yes. Fujima. Mas malalim na terminology na yan nung isang bagay. Related siya sa question kanina sa Miss Q&A. Uy. Ayan. Ma- ano Fujima. Fujima tatay, Fujay. Yes. Ay. Alam. Tama. Ang galing talaga ni Ning Ning. Si Ning Ning talaga. I love you, Jess. Kasi ang father ay yung tatay, parang nagsimula sa Pudra Kells. Oo, tapos Pudra, after yung naging Fujay, ngayon naging mas upper level since 2019 na Fujima na ang tawag. Fujima? Fujay. Yes. Ito yung medyo mahirap pero favorite namin to kasi secret word namin to. Ano yun? Becky. Rockstar. Rockstar. Yeah. Rockstar. Si Oo. Si medyo ano singer. Ito, pag hindi mo siya masabi sa kaibigan mo, kaya sasabihin mo, my gosh, si Friendship may rockstar. Ganon. May potok. Yes! Rockstar ang ibig sabihin. Kasi kapag nagtaas ng kaway na ganon, automatic maaamoy mo, rockstar. Yes! Yung clue kasi doon, mahirap mong masabi sabi sa kaibigan mo. Kaya ang gagawin mo, i-chika mo doon sa isang mong tropa, ayun, yung tropa mo may rockstar. Yes. Habang nag-iisip yung mga pambato si natin. Ito, sabi ni Fritty Fritz, oy, sa YouTube, Maru, I love you. CK, manood ako ipaglaban mo kasi fan ka ng Mar Fritz. May Mar Fritz na pala, Maru, ha? May ship name na may love team na pala ako. Oo. Gano'n nakatagal yung Mar Fritz? Mar Fritz. 18 hours ago. Ito, sabi naman ni Mikey Mike from YouTube, Kuya Luke's lap is the happiest seat on earth. Sharap. Oy! Luke, kakikin mo naman kasi magpa-kaki shorts ka naman, kaki pants, ganun. Next time magkakaki, joggers ako. Oy! Grabe. Ayan, meron pa. Ayan, sabi ni Jasmine Sweet, madali sabihin ang yes, pero kapag nasa sitwasyon, nasa mismong sitwasyon na kayo, mahirap din. Oh. Yun sa tanong ba yan kanina sa Miss Q&A, actually, ako ang sasagot ko talaga dyan, hindi.
No. Hindi kasi parang pag hindi, napag-isipan mong mabuti. Pero, pero ano naman ah, walang tama o maling sagot doon kasi ano yung ano nga yun eh, depende, case-to-case basis kasi yan eh. Subjective pero ako, kasi yan. Oo, oh, ako talaga no, no, hindi ko isusuklong. Oh. It really depends. Oo. Sammy! Oh, Becky Bolario. Hindi, pass mo na ako. Ako, meron si na. Iko. Si Wright, meron. Oh, yes. Uy, lalaban si kay Ningning. True. Uy, nakita ko yung Fuji Mamo kanina. May rockstar pala siya. Huwag mo isusumbong sa nanay mo. Baka ma-Columbia siya, ha? Ay, wow. Saan siya kukulong ng nanay? Siyempre, ano, nalaman niyang ano. Mahirap din eh. Okay. I-pass forward. Iko, ikaw na. Iko. Hey, best, ikukuda ko sa Fuji Mamo na lumalalayang rockstar mo. Diyos kilay ka. Kapag hindi ka naligo, ipapakulumbya kita. Ha? Oy! Oh, Ningning! Ay, lakas talaga niya. Nag-iisa yan. Wala na. So, reigning queen, may masasabi ka pa ba after nun? Sa Becky Bolario. Oo. Sige, gagawa ko din siya ng isang buong sentence. Okay. Sa sobrang pag-Columbia mo ng amoy mo, nalaman ng tatay mo na isa kang rockstar. Yan. So, yun lang. Maraming salamat once again sa ating Juliana. Ano? Ente ka ba? Ikaw? Ay, nako, nakita ko yung Fuji Mako, naka-Columbia. At lahat ng kasama niya sa Columbia, may rockstar. Yes. Boy. Isa sila buong rock band. Oo, pagsama-sama sila. Rock band. Rock band. Thank you so much, thank Juliana. Thank you, Juliana Santino Pacheco. Okay lang po ba mag-request ulit ng isa pa? Birthday po ng isang mabait na kuya sa akin na very supportive. Si Kuya Jel Alonte po. Pwede po bang sabay-sabay natin siyang batiin ng happy birthday, Kuya Jel Alonte? Happy birthday, Kuya Jel! Happy birthday, Kuya Jel! Sabay-sabay po sana. Tiyari. Happy birthday to you! Maraming salamat po sa inyo lahat. And sa mga nanonood sa Binyan, I have the queen right here by my side. Yes, hello mga sa mga and the online universe. Subscribe! Queen ka na rin! Maraming salamat po! Thank you, good luck! Bye-bye po! Isang panalo na lang po sa mga sa semis. Good luck bukas! Kaden ng Ginto po right after it showtime. Maraming salamat po sa tumutok kahapon. Ang taas po ng ratings na binigay nyo sa amin. Thank you po. Dahil sa kakipan. Dahil kay Luke na nagpakakipan. At probinsyano sa primetime bida. Umagang kay Ganda po and Pinoy Big Brother bring Aaron team online. Yes, on January 16 po, nasa Alicia po ako. And sa January 24, nandyan po ako sa Ubay, Bohol. Alicia, Bohol and Ubay, Bohol. Magkita-kita tayo. Wow, homecoming ha. Ayan, magbabalik na ang Juliana Sinay. Thank you next week. Abangan nyo po yan, madalang onliners. At abangan nyo po ang last 2 weeks ng Once Upon a Time. Every Sunday, 6:45. Yes, at eto, panorin natin ang bakbakan ng ating defending champion daily winner sa taon. At ang halang babalik kami bukas dito pa rin sa paboritong online show. Ito ang Showtime!